magandang araw mga kabiyay. Yung tutorial natin ngayon, ito po yung gulong ng Isuzu Forward. Yung preno niya umiinit. Kahit hindi pa masyadong malayo yung travel niya, umiinit yung brake drum niya. So i-check natin yung possibility sila nangyari para sa akin. May problema yung lightning niya. So sobrang dikit. Baka stuck up na yung piston ng well cylinder natin o yung adjuster niya. Okay, so watch this na lang mga kabiyay. So first gawin natin, i-jack natin yung gulong para umangat. Ayan, na-jack ko na. So ayan, nakikita natin na umangat yung gulong. Tapos lagyan natin ng aro o rim sa ilalim. Yung parang pinaka-main niya talaga na hindi siya biglang bumagsak. So subukan natin na ikutin yung gulong. Ayan, di ba matigas? Ayan, matigas yan eh. Ayan. So yung gagawin natin mga kabiyay, so ipa-pull out natin to, ang gulong, ito. Tanggalin natin buo, kasama na yung drum. Ayan. Ito tanggalin natin yung cover ng lock. So kumuha tayo mga kabiyay ng flat screw screwdriver o kahit may maliit kayo dyang cold chisel. Isisikwat lang natin dito sa ito yung pinaka cover ng lock plate tsaka lock nut. Ito yung cover nya. So ito yung magtatanggal tayo buo. So ito gagawin natin. Sikwatin natin ng flat screwdriver. So ayan, natanggal na. So may nakita tayong dalawang bolt na maliit. Tatlo sana yan. So nasira yung isa. So dalawa na lang yung tatanggalin natin. Ito yung tinuturo ko, yung lock nut nya sa loob. Lock nut yan, yung pinaka lock nya talaga ng gulong. Yan yung lock nut nya. I think 63mm socket yung gagamitin natin pang tanggal dyan. Pero una matanggal, ito yung bolt muna ng dalawang bolt tanggalin natin. So gagamit tayo ng 10mm socket. Tanggalin natin. So pasensya na mga kabiyahe ha. Medyo magulo yung video kasi wala akong tagahawak. So continue lang tayo mga kabiyahe sa pull out ng bolt. Ayan, so kumuha ko ng lumang lalagyan ng diesel na yung galon, lalagyan ng diesel para doon ko ilagay yung mga bolt at saka lock plate nya para mababalsa sa diesel para mas mabilis nyo tanggal yung mga grease. So yung mga natanggal natin ilagay natin sa diesel. May lalagyan ako dyan. Ayan, para pag nababad natin, so mabilis na siyang matanggal yung grease sa katawan ng pyesa natin. So sikwatan natin ng flat screw para matanggal natin yung lock plate. Yan, so ganyan na lang pagkatanggal mga kabiyahe. So yung next natin, ito yung lock nut. Ito yung lock nut nya. So gagamit tayo ng socket, 63mm socket 3/4 drive. Okay mga kabiyahe. So gagamit tayo ng power handle. Power handle na 3/4 drive din. So meron ako nito. So ito yung gagamitin natin. Kasi minsan cold chisel yung ginagamit ng iba. So masisira yung lock nut. So kawawa naman. Sandali lang ah. Ayan mga kabiyahe. Forma natin. Ayan, so umiikot na siya. Ayan, so umiikot na siya. Ayan. Pag maluwag na, pwede na natin siyang ikutin ng kamay. So dandahan lang tayo kasi baka may mga maliit na matalim na natamaan dyan. So baka pumasok sa kamay natin. So ayan, so yung nakikita natin yan yung outer bearing nya. Ayan, so paano magtanggal? So shake-shake lang natin yung gulong. Ayan, ang kabila. Ayan, lalabas-labas yung bearing nya. Ayan, kalugin lang natin yung gulong.
Tapos sikutan natin ng flat screw. So malambot, mabilis lang yan. Ayan. Ayan mga kabiyahe. So pwede natin kunin. Ilagay natin doon sa diesel para makababad siya. Ayan. So ganyan yung pagtanggal mga kabiyahe ha. So ayan mga kabiyahe, continue tayo. So nakikita natin to, ito yung adjuster nya. Ayan, so nakikita natin sobrang kalawang, hindi na makikita yung thread. So ito yung problema na hindi na nabumibigay yung lining. Kasi stack up na yung pag iniikot doon, ina-adjust na, stack up na yung adjuster. Kasi may thread yan eh, pag iikot natin to, expand yung buong lining, magkabilaan. So continue tayo mga kabiyahe. So short video tayo. So na pull out ko na yung adjuster nya. So nakikita natin ito yung may thread. Yung may thread niyan, ito yung pinaka main problem niya kanina. So nilinisan ko lang yan ngayon. So natanggal ko na yung mga kalawang, kinabrush natin yan. So okay na siya, malambot na siya, ipasok doon sa adjuster nya. Yan yung pinaka main problem na hindi mag expand yung lining. Kasi hindi na maikot yung adjuster kasi medyo matigas na at saka medyo nabalot na ng kalawang. Okay mga kabiyahe.